So, ito yung mga warrior natin. Hindi na pinakita ni Kuya Toy Biz sa paghuhuli. Kasama ko si Amo kasi ron. Habang hinuhuli ko, nililista niya. So, ito sila. Yan yung mga warrior natin. Nandito na tayo makinig, tsaka ikaw'y mabibilib. Nandito na. Sino? Nandito sino? Na nandito na. Sino? Walang iba kundi si Kuya Toy B. Walang iba, nag-iisang Filipino love man. Number one recipe, John Breeder in Japan. Oh, magandang araw sa inyo mga kalapatid. Kahapon, nandun tayo sa kabila. Flashback. So, ito na po sila mga kalapatid. Napakarami, oh. Pero magbabawas siguro si Mr. Nakamura dahil nga may mga karton na nakahanda ron. Bali, 100 lahat yun sa napadala namin para sa mga OLR na race dito sa buong Japan, mga kalapatids. Hanggang sa Okinawa, mayroon kaming pinadala ron ng mga anak nito mga to. Hindi pa na anong resulta. Kung ano po ang mga naging resulta ng karera sa One Loop Race. Ito po yung mga kalapatid, Mr. Nakamura. Karamihan po rito, mga imported na mga winner. Mga kalapati po ni Mr. Nakamura, mga Belgium, meron siyang US Bird, meron Taiwan, merong Netherlands, meron din Canada, at saka meron pa po siyang mga ibang import dito. Karamihan po ng mga import niya, sabi nung nagpapa-import, yung nagpasok sa akin dito, nabili niya sa mga auction. Auction bidding ang pagkakabili. Kasi dalawang klase ang auction dito eh. Merong friendly auction dito na hanggang doon na lang ang price. Meron naman yung tumataas ang presyo. Ito yung mga hen, mga kalapatids. Yan lahat yan mga hen. Ang dami nila oh. Magbabawas to. Masyado na silang crowded. Sinabi ko na rin sa kasama ko na kailangan magbawas. Pero mga wala naman mga young birds dito. Puro yung mga old. Ito naman yung mga kak. Dito mga kalapatids, mga kak. Andyan yung mga Belgium. Makikita nyo yung mga Netherlands. Galing sa Canada. Merong galing sa US. Meron din siyang Taiwan na mga winner. Mga kalapatids, oh. Ayan, mga kalapati ni mga hen. Ayan, makita nyo. Nandito yung yung champion ng 2020 at saka 2021 champion ng 1,000 kilometers. Nag-day bird parehas, pagkapatid. Mga kalapatid. Ay, yung isa pala, nandun pa sa breeder run. Pang third class niya. Grabe. Tapos pansinin nyo, halos karamihan naka-sensor. Ibig sabihin may mga lipad. Yung iba may mga finisher. Ito yung isa. Ayan yung isang 1,000 kilometers na champion 2021. Si 2,000 nandun. Magkapatid sila. Napakagandang kalapati. Kaya siya, oh. Siya, mga kalapatid. Tanda-tanda ko yung sisig. May gold, eh. Ayan. Kaya madaling kumalaman. Hindi pa binibreed yan, mga kalapatid. Kababalik lang dito nung sinalihan na One Loop Race. Bali, 2 months na yan dito. So, grabing kaganda, oh. Meron din siyang white grayson. Ayan. Hindi naglalayo ang itsura doon sa mga kalapati ni Mr. Hideo Nin. Bloodline lang ang pagkakaiba nila. Pero meron din ditong Morris Gordon na mga black din. So doon naman tayo sa kabilang section na kalapati, sa cock section naman tayo. Hello. Grabe mga kapong, gaganda.
crab limit yan na kamura. Karamihan, disenso. Mga pet malo rin, mga kalapatid. So, yan o. Yung black na yan, nakasenso. Ayan, si ano, itong black na yan, mga kalapatid. So, si ano yan, Canada. Pero yung Canada, hindi yung porsyonada yung katawan. Medyo mapitsyo, mga kalapatid. I-compara mo sa ano. Dati, marami raw sang European bird dito, pero tinanggal niya. Mas gusto niya yung mga US, Taiwan, Netherlands, at saka mga Belgium. Kaya yung ibang kalapatid na mga nabili niya, ayaw ko, kung pinamigay niya o binenta niya rin. Wala rin ito yung tatay nung ano, yung producer ng champion. Nandun sa kabila. Hindi niya sinasama rito kasi nakikipag-away. Ito yung pinaris niya kay ano, yan. Magandang kalapati raw yan. Yan sinabi niya sa amin. Pinaris niya kay ano to, kay Zion. Yung kulay, ano niya, kulay brown na Zion. Yan ang pinero niya. Sila nagpo-produce sa mga nagcha-champion. Saka yung kapatid nito, ay yung tatay din nito, yung umaanak din ng champion, yung dalawang checkers. Ayan po ang mga kalapati ni Mr. Nakamura, mga kalapatid. At ito naman yung nagyanlo. End of flashback. So kanina, pagdating ni Kuya Toy Bits, mga kalapatid, sa update ko sa inyo, nag-toss pala sila. Kasama niya yung gumagawa ng mga ano natin, pedigree. Magkasama sila, tinos nila to sila ng huli, tinos nila to mga warrior ng 20 kilometers lang. Sa umaga, tapos bumalik kagad sila. Ngayon, pinahuli na naman ni Amo para sa Kyoto naman, 50 kilometers. Dahil nga yung kasama ko rito, pupunta ng Kyoto, heheramin yung sasakyan ni Amo. At ito to sa mga kalapati. So, papasilip ko po sa inyo yung mga kalapati. Ito ay mga warrior natin, hindi na pinakita ni Kuya Toy Bits sa paghuhuli, kasama ko si Amo kasi ron. Habang hinuhuli ko, nililista niya. So, ito sila. Yan yung mga warrior natin. So, ito lang. 13, ay, tsaka 14. Ang dadali ng Kyoto, kasi yung iba, nabigla, mainit ang panahon, medyo numipis ang katawan, in-out ko muna, sabi ko, wag muna isali sa susunod na lang na training. Para makabawi, siguro mas bata-bata, medyo nahirapan sa sobrang init, mga kalapatid, so in-out ko muna. So, papasilip ko sa inyo yung sinulat lang ni Amo sa kalendaryo na ating schedule, pansamantala. Ito, isinin sa kanya. Ito, Kyoto, 50 kilometers. Ito yung ngayon. Kahapon, hindi na ilista. Kahapon, nagpakawala sila. Warm up ng 20.
So itong August, marami pa siguro ang training namin dito, self-toss mga kalapatid. So ang club training nila is September. Ayan, September, ayan, magmula sa September 2 entry, 50 kilometers club training. 9 and 10, 100 kilometers club training. Sa 16 and 17, 120. 23, 24, 200, 30 hanggang a 1 is 250 kilometers. So ito na ang start ng race, October 14, 15 combined race mga kalapatid, 300 kilometers. Tapos may training pa uli ng 21, 22 hanggat may naiiwan. Tapos ang final nila November 1, 2, and 3. So 1 ang loading, 2 biyahe, 3 ang release. 400 kilometers lang ang sasalian. Short distance lang pero dyan makikita yung mga speed ng mga kalapate. Same time mga kalapatid, nagtuturo tayo ng mga young birds na naman, yung mga last class. Ito yung mga na-butcher ko na nung nakaraan, tapos nagbabutcher ulit tayo ng sa 47 pa yung binabutcher natin. So yun lang mga kalapatid, ang bikeling update ni Kuya Toy Beach sa inyo. Babalik si Kuya Toy Beach, mamayang konti, bababa niya lang ito mga kalapatid. 30 minutes later. Mga kalapatid, sang bibilis, nandito na sila o nagpasok ka na. Nagulat pa ako, kapapasok ko lang eh. Hindi ko napansin. Ayan o. Grabe naman. 50 kilometers mga kalapatid. Tumawag yung ano, sinabi kay amo. Oh, grabe, asalog kagad yung iba o. Oh. Kapapasok ko lang mga kalapatid. Nagulat ako. Grupo o. Putang eh. Ayos. Eh wala pang kain kahapon to. Oh. Ang dami na kagad oh. Nakaw. Very good kayo. Very good. Masaya si Kuya Toy Beach para sa inyo. At sana may pag-asa tayo. Oh. Grabe oh. Mga alas 8 kinuha to eh. 50 kilometers lang naman. Alas 10 pa lang, 10:20 pa lang ata ngayon. O yan o, tingin natin kung may bumubulusok pa. Grabe, nagulat ako. Pumasok lang ako sandali mga kalapatid. Para kunin tong toto, pagkakargahan ko ng mga young bird, ilalagay ko dun sa temporary viewing. Saglit na saglit lang. Ang mali ko, hindi ako lumingon sa taas. Hindi ko naman inaasahan dahil nga, nagulat nga si Kuya Toy Beach dahil sobra bilis nila. Sana ma-maintain nila yung ganyan. Eh walang kain pa kahapon to eh. Tapos naubusan pa raw ng tubig. Sabi ng matanda, ayan pa isa oh. Pinagyan niya naman ng tubig. Ang hindi ko na alam kung pinakain niya. Kasi nasa kabilang lupa ko mga kalapatid. Nandun ako kay Mr. Nakamura. Pero may mahabol pa siya oh. Hindi ganong lupay pa yung pakpak nila. Kasi nung sinabi ni Amo na sasali, mga kalapatid, eh inano ko na. Sinuplayan ko na ng mga vitamin, yung mga pinadala nung vet. Bali, tatlong klase yun eh. Ano, pasok sila kagad. Yung sinasabi ko, hindi na ganun tumatambay, mga kalapatid, pagka malayo sila binitawan. Antimano, pumapasok kagad. Kunti, nag-agawan pa nga pumasok eh, sa sobrang uhaw nila eh, so sobrang init. Para ako naliligo sa pawis eh. Yan sila oh. Hindi ko na masyadong lalapitan mga kalapatid. Baka mabulabog pa. Bilis oh. Kaya nga pala, tignan ko muna yung relo mga kalapatid. Kasi tatanong ng matanda sa akin mamaya. Kakagulat naman itong mga to. Papasok ko lang. Kinuha ko lang yung training box. Para kargahan ng mga
tinuturuan ko. May maya-maya, pag bukas ko ng pinto, silip ko, ang dami na, nagpapasokan na. Ito pa nga yung training box, oh. Nagulat ako, kaya iniwan ko muna rito. Oras na. 10:25 ang dumating sila. Kukumpyutin niya mamaya kung anong oras ano. Yan, dating nila. Malalaman ko anong oras binitawan. Eto sila lahat, oh. Yan, in-inventory namin ng matanda. Tapos ito na sa baba, in-out ko muna dahil medyo numipis ang katawan. Kasi nga, kahapon, pinakawalan sila. Tapos inulit ngayon. Gulat pa ako, biglang nagdating. Hindi ko tuloy nakunan yung nasa ere pa sila, eh. Andyan na sa baba, nung nakunan ni Kuya Toy Beats, pasensya na. At kapapasok ko lang, eh. Buti, hinanda ko na tong ating cellphone.